Kung hindi nyo pa napapanood ang unang bahagi ng ating sharing ito, ay sundan lamang ang link na nasa description sa baba ng video ito. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa at atin ang simulan at muling balikan ang katanungang sino-sino nga ba ang pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas? Kilala naman siguro natin lahat si Lucio Tan. At sa edad na 85, siya ay patuloy pa rin gumagabay sa mga anak nitong kasalukuyang namamahala ng kanyang mga negosyo. Partikular na ang anak niyang si Michael. Si Lucio Tan ay sinilang sa China sa lalawigan ng Fujian. Lumipat ang kanyang pamilya sa Pilipinas matapos siyang ipinanganak noong 1930s. Sa Naga, tumira ang kanyang pamilya nung siya ay bata pa. Sa kanyang pamamaraan, siya ay nakapagkuleyo at nag-aral ng chemistry sa Far Eastern University. Ngunit tumigil ito bago makapagtapos. Nagtayo siya ng negosyong scrap metal at kung ano-ano pa noong 1950s at sa kalaunan ay nakahanap rin siya ng trabaho sa pabrika ng tabako na kung saan siya ay inatasang bumili ng mga dahon ng tabako sa Ilocos. Dahil sa karanasang ito, si Lucio Tan ay nagsimula ng kanyang sariling kumpanya ng sigarilyo at ito ang Fortune Tobacco noong 1966. Lumawak at lumago ang mga negosyo niyang tabako at lalong lumaki pa nito nang ipinakilala ang bago niyang produktong Hope noong 1975. Noong 1980, ang Fortune Tobacco ay ang pinakamalaking cigarette manufacturer sa Pilipinas. Noong 1977, binili ni Lucio Tan mula sa gobyerno ng Pilipinas ang General Bank and Trust Company o mas kilalang GenBank pagkatapos itong mabangkarote. At ito ay sa halagang 500,000 pesos lamang. Ito ngayon ay mas kilala sa pangalang Allied Bank. At sa kalaunan, ito ay naging Philippine National Bank. Noong 1982, itinatag ni Lucio Tan ang Asia Brewery. Noon, ito ang katangi-tanging kumpanya ng serbesa na pinapayagan na tapatan ang San Miguel Corporation. Noong 1993, nakuha ni Lucio Tan ang pinakamalaking share sa Philippine Airlines. Ngayon, si Lucio Tan ay isa pa rin sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Nitong October 2019, ang anak niyang si Vivian Tan ay pinangalan ng board member ng Philippine Airlines. At ang kapatid naman niyang si Lucio Tan Jr. o mas kilala sa palayo na Bong ay ang kasalukuyang Vice Chairman ng PAL at COO ng Tanduay. Si Cherry na anak na babae ni Lucio Tan ay ikinasal kay Alfred T. na anak naman ng may-ari na Metrobank na si George SKT. Cornflakes lang ang almusal sa umaga at pagkatapos ay paksiw na bangus o torta naman sa pananghalian. Ganito kasimple ang pang-araw-araw na buhay ni David Consunyi ng DMCI. Ang construction titan na si David Consunyi ay isa sa naging pinakamayamang Pilipino ayon sa Forbes magazine. Ngunit ang kanyang makalumang katangian, katapatan ay daladala niya nung siya ay nabubuhay pa. Kilala at tanyag ang mga arkitekto at ang mga nagdesenyo ng Cultural Center of the Philippines, Philippine International Convention Center, Western Philippine Plaza, Ayala Triangle at marami pang iba. Ngunit ang DMCI ni David Consunyi ang gumawa at nagpatayo ng mga to. Napakahaba ng listahan ng mga proyektong naipatayo ng DMCI at ito ay mga di basta-bastang infrastruktura lamang. Maging sa labas ng bansa ay nangunguna sa pinagkakatiwalaan ng DMCI sa pagpapatayo ng mga gusali at kung ano-ano pa. Isa na rito ay ang Istana Nurul Iman o ang Brunei Royal Palace. Ang matandang Consunyi ay pumanaw noong Setyembre ng 2017 at ipinamana sa kanyang mga anak na sina Josefa, Isidro, Jorge, Luz, Maria Cristina at Maria Edwina ang kanyang naiwang yaman at pangangalaga sa buong kumpanya.
si Andrew Gutianon at ang asawa niyang si Mercedes ay itinatag ang PhilInvest Development Corporation noong 1955. Unti-unti itong lumago dahil sa mga makabagong ideya sa pagpapatakbo nito. Dahil dito, ang mga Gutianon ay napabilang sa listahan ng mga pinakamayamang Pilipino sa Forbes magazine noong 2015. Pumanaw si Andrew Gutianon noong Marso ng 2016. Ang kumpanya ng mga Gutianon ay pinamumunuan ng apat sa kanilang mga anak na si Josephine, na sa kasalukuyan ay Pangulo at CEO, Jonathan, na kasalukuyan ay Chairman, Andres Jr., Director, at Michael na Vice President ng kanilang kumpanya. Ang kanyang asawa na si Mercedes naman ay kasalukuyang Chairman Emeritus ng kumpanya. Mukhang walang tigil na nga sa paglaki at paglawak ang pinapatakbong kumpanya ng pamilya ni Tony Tan Caktiong. At ito ay ang Jollibee Foods Corporation. Ayon sa Forbes magazine, ito ay ang pinakamabilis na lumalagong Asian restaurant chain sa buong mundo. Kahit ang sikat na yumaong food critic na si Anthony Bourdain ay sumuko sa sarap ng Aloha Burger. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Tan Caktiong ay pumasok na rin sa iba pang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Tulad na lang ng Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal at patuloy na dumarami pa. Ngayong 2019 ay patuloy na tumataas ang stock shares ng Jollibee at si Tony Tan Caktiong sa kasalukuyan ay may kabuong yaman na $2.8 billion. Ang katuwang at asawa niyang si Grace ang namumuno sa Jollibee Foundation, habang ang panganay na anak at nag-iisang anak na lalaking si Carl Bryan ang kasalukuyang Business Development Director ng kumpanya. Ang kanyang dalawang anak na babae naman ay kasalukuyang naninirahan sa California sa Amerika. Nung binata pa si George SKT, ay naubos ang kanyang pera sa kanyang pakikipagsapalaran sa pagtayo ng isang flour mill o paggawaan ng harina. Sumubok itong manghiram ng puhunan sa bangko, ngunit siya ay tinanggihan ng lahat ng bangkong kanyang nilapitan. Dala ng galit sa pagkakait sa kanya ng mga bangko ay isinumpa nito na balang araw ay magtatayo siya ng sarili niyang bangko. At sa di kalaunan nga ay nagawa niyang magtayo ng sarili niyang bangko sa edad lamang na 29. At ito ay kilala natin ngayon sa pangalang Metro Bank na nagbukas noong 1962. Kahit na ang Metro Bank pa rin ang pinakamalaking pinagkukunan ng yaman ng pamilyang T, pinasok na rin nila ang iba't ibang negosyo tulad ng real estate, insurance at power generation. Siguro naging mas mataas pa ang kinalalagyan ni George T sa listahan ng Forbes sa pinakamayamang Pilipino kung hindi dahil sa kanyang likas na pagkakawang gawa. Minsan siya ay nagbigay ng $100 million sa pagpapatayo ng isang simbahang Katoliko sa China. At pinondohan rin niya ang pagpapatayo ng isang teknikal na paralan sa Laguna. Ang kanyang mga anak na sina Arthur at Alfred ay ang mga kasalukuyang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Sa loob ng 8 taon nung siya ay buhay pa, si Henry C. ang pinakamayamang tao sa buong bansa, na ang kabuuang yaman ay tinatayang nagkakahalaga sa $12.6 billion ayon sa Forbes magazine. Ngayong 2019, matapos paghati-hatiin sa kanyang mga anak ang buong estado at yaman ni Henry C., ito ngayon ay nagkakahalaga ng $17.2 billion kung ito ay pagsasama-samahin. Matagal nang inilipat ni Henry C. ang kapangyarihan sa kanyang iba't ibang kumpanya sa kanyang anim na anak. Si Teresita C. Coson, na panganay niyang anak, ay ang namamahala ng bangko nilang BDO Unibank. Si Elizabeth ay ang namamahala ng SM Hotel and Conventions Corporation. Ang panganay na anak na lalaki ni Henry C. na si Henry Jr. ang namumuno sa SM Prime
habang ang anak niyang si Hans ay naging direktor nito kamakailan lang. Si Harley naman ay ang namamahala sa grocery nilang Super Value at Super Shopping Market o SM Hypermart. Siya rin ang nangangasiwa sa mga dibisyon ng kanilang department stores at SM Investments. Pwede natin talakayin ng mas malalim ang tungkol sa mga yaman ng C, pero medyo mahaba-haba na ito at ilaan na lang natin sa ibang mga episodes. Siguro naman ay may nakakaalala pa sa inyo neto. Kaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tuloy ka bang isa sa amin? Ipinanganak noong 1949 sa Moriones, Tondo. Si Manny ay nagsimulang magtrabaho sa murang edad bilang katulong ng kanyang ina sa pagtitinda ng pagkain dagat sa Divisoria. Sa kanyang pagsusumikap ay siya rin ang nagpaaral sa kanyang sarili. Nagtapos siya ng elementarya sa Holy Child Catholic School noong 1962 at ng high school sa Mapua Institute of Technology noong 1966. Naging dating pangulo ng Senado ng Pilipinas at dati na ring tumakbo sa pagka-presidente. Si Manny Villar ay ikalawa sa siyam na anak ni Corita Bamba, isang seafood dealer, at Manuel Montalban Villar Sr., isang empleyado ng gobyerno. Sa kanyang negosyo sa construction niya na pag-isip-isip, nasimulan at muling magpapatayo ng negosyo na may kinalaman sa pagbebenta ng bahay at lupa. Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, maraming nababahala sa magiging kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya't marami ang nagbenta ng kanilang mga ari-arian at lupain sa murang halaga lamang. Bagsak presyo ang real estate noong panahong yon dahil sa mga pangambang to. Sa halip na matakot, ang ginawa ni Manny Villar at ng kanyang asawa ay sumugal at binili ang mga lupain ng mga nais magbenta. Simula sa parte ng Cavite, Las Piñas, Parañaque hanggang sa kung saang sulok na ng bansa. Simula noon ay itinuri na si Manny Villar bilang isa sa mga haligi ng industriya ng real estate sa Pilipinas. Kabilang sa mga pagmamay-ari ng mga Villar ay ang mga sumusunod: Golden Haven Memorial Park, Vista Land and Lifescapes Incorporated na nagmamay-ari rin ng Brittany, Crown Asia, Camellia Homes, Vista Residences, lahat ng Vista Mall, Golden Bria at marami pang iba. Ngayong 2019, si Manny Villar ang pinakamayamang individual sa Pilipinas. At habang ginagawa natin ang video na to, siya ay may kabuang yaman na $6.5 billion. Kasabay sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ay patuloy ring magbabago ang listahan ito, mga napabilang dito, at ang mga nakatala nilang yaman. Sana ay nagustuhan ninyo at sana naman kahit papano ay nakabahagi kami sa inyo ng bagong kaalaman at kamalayan sa ating paksang ito. Sa mga nangangarap ding yumaman tulad ng mga nabanggit, ay sana ay makapagsilbi rin itong inspirasyon at gabay sa inaasam niyong abutin. Ang programa ito ay para sa inyo! At sana naman ay mapagtanto na rin ng iba nating kababayan na may maraming pamamaraan sa pagyaman at hindi isa sa mga ito ang pag-edit at paglagay ng sariling pangalan sa Wikipedia. Hindi maaari ito. Kinakailangang gumawa ko ng paraan. Kinakailangang magharap kami at sa araw ng pagtutuos na yan. Kung kinakailangan lumuhod ako upang humingi ng awa para wag na tayong gambalain ay gagawin ko. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat muli sa panunood at hanggang sa susunod. Wajibun no chikara, deji bun no chi o kizuita.